Hindi lang po mga naputukan ang dapat bantayan sa Calabar Zone. Nakalunok ng maliit pero nakakalasong watusi ang isang bata ayon sa Department of Health. Nangangamba naman ang DOH sa padami rin ng padami o posibleng pagdami ng matetetano bunsod na mga paputok. Live mula sa Quezon City General Hospital, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, marami bang naisugod dyan? Cheryl, buti na nga lamang ay wala pa rin firework injury dito nga yan sa QCGH. Pero lahat doon nila mga aparato para nga doon sa mga posibleng maputulan eh handa na, na pag nakita po ninyo, ewan ko na lang kung sumubo ka pa. Nakahilera na ang mga panlinis ng sugat at aparatong gagamitin sa mga mapuputukan na mga kailangan na operasyon o putol. Sa emergency room ng Quezon City General Hospital and Medical Center. Kapansin-pansin ding nasa lamesa ang ilang tray na mga itlog para raw ito sa mga makakalunok ng paputok. Naitala kahapon ng Department of Health ang kauna-unahang kaso ng fireworks ingestion ngayong holiday season ng 2023. 4 na taong gulang na lalaki yan mula Calabar Zone. Watusi ang nalulunya na bagamat maliit, nakamamatay ang laso nito. Kala nila parang candy and then toxic siya. It's a very toxic poison to the liver and people can die. Pwedeng mamatay. Pero ano nga ba ang dapat gawin pag nakalulon ng paputok? Ayon sa Department of Health, huwag piliting pasukahin ang biktima. Sa halip, painumin na 6 hanggang 8 hilaw na puti ng itlog kapag bata. 8 hanggang 12 naman sa matanda. Yung egg white na sinasabi, ginagamit yun bilang isang antidote o pangontra sa laso. Yung laso na to, pag nabalutan siya nung ating egg white, mas madali siyang tanggalin. Pagkatapos niyan, agad silang isugod sa pinakamalapit na ospital. Ginagamitan ng suction, gentle suction, para maalis yung laman ng tiyan. So huwag natin iisipin na kaya natin gamutin, no? Egg white sa panimulang lunas, pero dalhin pa rin po sa ospital. Pero paano naman kung tinamaan ng paputok sa mata gaya ng watusi? Paunang lunas dyan ay paghugas sa mata ng di bababa sa 15 minuto. Huwag isara ang mata hanggat hindi nakakarating sa malapit na ospital. Kung napaso at napuruhan ng balat, hugasan ito ng malinis na tubig. Dapat ding magpalit agad ng damit. Sa kabila ng paalala ng DOH, 13 ang naitalang bagong fireworks-related injury nitong magdamag. Sumatotal, umabot na sa 88 ang bilang ng mga nasaktan ng dahil sa paputok. Kabilang pa rin sa mga naungunang sanhi nito ang Boga, 5 Star, Quitis, Piccolo, Lapla, Whistle Bomb at Lucis. Sabi ng DOH, dumarami ang bilang ng mga nabibiktima ngayon kumpara sa mga nakalipas na taon. Binabantayan din ng ahensya ang posibleng pagdami ng mga matetetano na isang uri na impeksyon. Nakukuha ito pag naputukan, pero pinabayaan ang sugat. Ano man daw kasing klase ng sugat, maliit man yan o malaki, pwedeng magresulta dito. Kaya kapag naputukan, sumugod agad sa pinakamalapit na health facility para matingnan kung dapat maturukan na anti-tetanus vaccine. Ano ba yung pwede mangyari kapag di mo dinala sa ospital? Yung pinakamalaking senyales, yung tinatawag na lockjaw. Nahihirapan igalaw ang panga kasi naninigas. Cheryl, balik nga tayo sa ating first na kaso ng fireworks ingestion. Sabi ng DOH, sila nga inananawagan doon sa family nga na bumalik sa ospital. Hindi kasi malinaw doon sa statement ng DOH kung talaga bang in the first place ay nabigyan nga ng treatment yung bata. Sa ngayon nga ay patuloy nga nilang nilolocate itong mga parents na ito. At maliban dyan ay kanilang ipinag-utos na rin nga sa mga ospital na dapat 24/7 ay ready yung kanilang mga equipment, especially yung kanilang mga staff. At maliban dyan ay naka-onsanbe rin daw sila sa mga posibleng casualty, lalo't andyan yung posibilidad ng kabi-kabilang sunog sa pagsalubong sa bagong taon. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.